Paano gawing automatic masisave ang username at password natin sa Google? Alam ba na pwede natin gawing automatic masisave ang username at password na ginawa natin sa isang website o social media? Halimbawa na lang kung gagawa ka ng account sa Shopee, pagkatapos mo magawa ang iyong username at password dito, ay automatic masisave sa iyong Google account. At once na mag-login ka sa Shopee, ay automatic lalabas yung username at password mo dito. Ibig sabihin, hindi mo kailangan i-memorize ang username at password sa isang website kapag nakasave ito sa iyong Google account. Magagamit mo ito lalo na kung isa ka sa mga kalimutin pagdating sa password. Kung gusto mong malaman kung paano automatic masasave ang username at password, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan mo ganitong video, ay huwag mo kong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo sa ating cellphone. Okay, so ganito yung mangyayari once na naka-on yung setting sa Google. So, once na magla-login tayo sa isang website or magka-create tayo ng account, ganito yung lalabas. So, kunwari, ilalagin ko lang. Ayan, so kung mapapansin nyo, may nakalagay dito na save password to Google Password Manager for gmail.com. So, ganito yung lalabas once na naka-on yung setting sa Google natin. Then, ang gagawin nyo lang ay pinutin lang tong save. Ayan. Then ngayon naman, papakita ko sa inyo once na magla-login tayo at nakalimutan natin yung password. Ayan. So, halimbawa, magla-login na tayo. Hindi na kailangan natin i-enter yung email tsaka password. Kasi ito yung lumalabas. Your saved password. You'll sign in. Your saved password. You'll sign in into idserato.com. So, ito na yung lalabas yung email tsaka password. So, ang gagawin niyo lang ay pinutin lang tong sign in. Ayan, so, automatic mag-sign in siya. So, kung makalimutan ka ng password, hindi mo na kailangan i-memorize yung ibang password kasi nakasave na sa ating Google account. So, ngayon ay papakita ko sa inyo kung anong dapat i-turn on sa Google para automatic lalabas yung email at password sa site na gusto mong mag-login. Ayan, una, ang kailangan natin gawin ay pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Then, hanapin natin yung Google. Once na makita na natin yung Google, pindutin lang to. Then, pindutin itong autofill. Then, pindutin itong autofill with Google. So, dapat naka-turn on to. Then, back lang natin. Then, back. Then, pindutin itong manage your Google account. Then, swipe left. Pindutin itong security. Then, scroll up. Hanapin natin yung password manager. Ayan, dito makita ang your saved password. Password manager. Then, pindutin lang to. Then, katabi ng password manager, pindutin lang tong gear icon or settings. Ayan, dito makita ang offer to save password. So, dapat naka-turn on to. Then, sign in automatically. Turn on din natin to. Then, password alerts. Dapat naka-turn on din to. So, sa ganitong paraan, once na maggagawa ka ng account sa iba't ibang site, ay automatic may lalabas na katulad kanina na mag-offer kung isi-save ba yung password mo. Then, once na mag-sign in ka, ay automatic lalabas yung email or username at password sa site na gusto mong mag-login. So, ganoon lang kadali, paano masave ang password sa ating Google account? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.